Hi guys, welcome back again to our channel. So for this video guys is another tips and advice naman kasi nga marami din ang nagsasabi kung ano nang nangyari doon sa ating CCU na hiniwalay na natin sa ating mga inahin. Last video namin guys, natakil namin doon na 2 weeks old yung aming mga CCU is hinihiwalay na namin para at least yung aming mga inahin is ma-priming na namin for the next breeding na naman. So for this video guys is tatalakayin na naman natin yung CCU na hiwalay na natin sa ating inahin. So ayun guys, disclaimer lang, nasa inyo po yan kung susubukan nyo yung pamamaraan namin. Based on our experience lang po ito, base din to sa mga natatanong na re-research namin. Hindi po kami nagsistick sa isa lang pamamaraan, so nagre-research din po kami. We're taking advice to those people na nagbe-breed din po ng manok. So ayun guys, hindi po ito sa pagmamagaling, bagkos ito ay mga advice din mula sa iba't ibang breeder. So ayun guys, nasa inyo kung susundin nyo yung pamamaraan namin. What we can offer is, ayan, mabahagi lang sa inyo kung ano yung ginagawa namin para yung mga sisiw namin is maging maliksi at malusog until such then na pwede na namin silang ma-market dito sa aming range. Bago ako mag-start guys, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like this video and share to your friends. Do comment down below pa rin guys para sa mga katanungan nyo in case meron din ako nakaligtaan. And please do like our page on Facebook guys. Chan nyo po kami mako-contact as always. So as usual guys, meron akong tinake down notes para at least mamaya is wala akong makalimutan. Let's talk about sa first week ng aming mga CCU bago pa man sila mahiwalay sa kanilang inahin. So eto guys, alam nyo naman na first 2 weeks is pinapadala namin yung aming mga CCU sa aming mga inahin. So ano nga ba yung nangyayari sa first week? So first week guys, or yung day 1 talaga ng aming CCU, pinapainom po namin ng Muscovado sugar. Or yung Muscovado sugar guys, yan yung sugar cane na nilalagay sa mga biko guys. Yan po yung Muscovado sugar guys. And as much as possible guys, dapat natin isa-isahin sila na painumin para at least yung isang sisiw guys, alam natin na nakainom talaga bawat isa sa kanila. So ayun guys, yun yung binibigay namin para sa kanilang first day na inumin. Pagkain naman nila guys is Integra 1000 yan. Nasa inyo yan guys kung gagamit kayo ng Gallimax kasi meron din silang available na product na maliliit din yung butil which is intended for sisiw. So yun yung pinapakain namin sa kanila guys. Tungo naman tayo sa first 3 days naman ng ating sisiw. So first 3 days guys, as much as possible guys, magbakuna na tayo. Why? Ang pagbabakuna guys is to prevent kung ano mang mangyari or kung meron mang mga sakit around your area or around sa yard nyo na maaaring makaapekto sa ating sisiw. For our first vaccine is yung B1B1. So based on our research guys, B1B1 is ang bakuna na para sa mga sipon, halak or yung ubo ng ating mga manok. So yun yung pinakamaganda din na ibigay natin agad-agad first 3 days. Why first 3 days guys? Kasi yung 3 days na yun is hindi pa sila masyadong stress. And yan yun din ginaganda po kapag naka-brooder tayo kasi hindi sila nagiginawan which is nagtitend into stress sa kanila kapag masyadong maginaw. And kaya po din namin pinapadala ng 2 weeks yung aming mga sisiw para yung sisiw ay mainitan talaga ng ating inahin. So kami dito gumagamit talaga kami ng brooder guys kasi yung surroundings namin marami nang nakapalibot na nagmamanukan din and then marami silang mga iba't iba ding manok. So may chance talaga na yung ating manok mas stress. And kapag hindi pa na tayo nakapagbakuna agad-agad within 3 days is agad-agad din silang magkakaroon ng sakit. So kaya po nagbrooder din po kami. So another tip guys sa pagbabakuna, kung gusto nyo po na makatipid, hintayin nyo po yung lahat ng inyong mga inahin na expected nyo within this month na mamisa. For example sa amin guys, meron kaming mga expected na 3 inahin for this month of December. Yung isa is nauna lang siya ng 1 day, yung isa naman is sumunod ng mga 3 days na. Sinasabay namin sila lahat, so hindi kami nagbabakuna within 3 days. As much as possible, nasa brooder lang sila para to keep them and hindi sila ma-stress. So sinasabay namin yung 3 inahin na yun or 3 papisa na yun para makatipid kami sa bakuna. Kasi yung isang bakuna guys, napakarami po sana ang pwede nating mabakuna for that. Pero dahil backyard lang po tayo is hindi natin yun mauubos talaga kasi nga maliit lang din naman yung ating yard. Kung kaya hinihintay na lang namin yung aming expected na mga manok na mapipisa within this month para at least masabay namin guys and less gastos kami or nakatipid kami sa aming bakuna. Nga pala guys, bago ko makalimutan, B1B1 is 3 months effectivity po siya. For the first week ng ating mga sisiw, huwag kalimutan as always guys, monitor hindi lang to sa first week until such then na pwede na natin sila ma-market, i-monitor nyo. Most especially guys, eto guys, isang tip po ito.
kapag yung mga sisiw nyo po ay nakikita nyo, kahit hindi pa yan ng isang linggo, ng dalawang linggo, or whatsoever na edad nila, kapag nakita nyo na meron silang ipot na pula po, papansin nyo yan sa mga sisiw nyo is parang pumipiyak-piyak, tapos yung kanilang mga balahibo, nagtatayuan. Yung iba po guys ay matatamlay. Ang binibigay po namin dyan, dito sa aming yard, ay Tipox 48 po. Nasa inyo guys, again, kung susubukan nyo yung Tipox 48, pero dito sa amin po, naging effective po ang paggamit namin nun. So, yun lang yung ginagamit namin guys kapag napapansin na namin yung katamlayan ng aming sisiw kapag namula na yung kanilang ipot o yung parang may dugo na po. Meron din po kaming tips guys kung paano kami magbigay ng tubig. Hindi po siya always plain water. Bibigay din po kami ng vitamins tulad ng Vitamin Pro. Na-mention ko na yan guys doon sa last video namin na ginagamit namin sa aming inahin. So maging sa aming sisiw guys ay gumagamit din po kami noon. And also guys, gumagamit din kami ng plain water as alternate. So hindi siya always plain water, hindi rin siya always vitamins. And also guys, nasabi ko na nga yung Tipox 48 kanina, kapag napapansin na namin yung mga kanilang pamumula ng kanilang ipot or parang may dugo. And isa rin guys, yung mga para sa mga sipon. Ito pa yung isang tip ko guys, kapag sa sipon naman, mapapansin nyo rin yan kapag medyo matamlay, yung ibang mata ng ating mga sisiw ay namumula, tapos medyo lumuluha, and then yung iba, napapansin nyo na parang lumulobo na yung kanilang, around sa kanilang mata, yun guys, may sintomas na po yan ng sipon. And again guys, hindi ako sa nagmamagaling, based on our observation din talaga po, dito sa aming sisiw, yun napapansin namin, kaya nagbibigay po kami ng prevention. Nibigay po namin na prevention is yung Premoxyl or Ambroxetil. Yung pagtitimpla namin guys ay hindi siya masyadong matapang kasi nga para hindi rin sila ma-immune doon sa gamot na yon. And also prevention lang din naman yun guys. Kung sa Bisaya po guys, sinatawag namin yun na medyo lasaw lang yung pagkatimpla doon para at least yung aming manok ay meron ng prevention kung magkakaroon man ito ng sipon. So ayan guys, ang nangyayari sa aming first week ng mga sisiw dito sa aming yard. So dako naman tayo sa second week namin guys. Ito, nasabi ko nga kanina, nagbigay tayo ng bakuna for our first week or first 3 days as much as possible. So second week guys, nagbibigay naman kami ng another bakuna. So yung bakuna na ginagamit po namin guys is Lasotana. Yung Lasotana naman po guys is 6 months effectivity. And based on our research po, ang bakunang yun is for atay po. Yung atay po, yung term na tinatawag namin dito sa amin guys, and yung mga manok na kung saan pumalagi siya ng gabi doon hanggang umaga ay hindi na siya bumababa. At ang pinaka-worst na mangyayari dyan guys is malalaglag na lang at mapapansin na lang natin na wala ng buhay yung ating manok. So yan yung pinaka-point or binibigyan pansin naman ng bakuna na Lasota na binibigay namin for 2 weeks old na mga sisiw namin dito sa aming yard. Deworming naman guys, etong 2 weeks old naman ito, dito na namin binibigay yon. So tips lang po sa pagdi-deworm kasi po ang mga sisiw na 2 weeks old ay ang gamit pa lang dyan is water soluble powder o yung Bastonero Plus na ginagamit namin na binabasa po ng tubig or hinahalo sa tubig para mainom ng ating sisiw ay sinasangal po namin guys or talagang nilalagay namin sa syringe po and then pinapa-intake talaga namin sila isa-isa individually, kumbaga per piece po talaga yung pagbibigay namin para at least alam po namin na yung isang sisiw na yun ay nakainom ng gamot na iyon or yung pang deworm natin. Kasi nga po guys, yung Bastonero Plus, hindi gaano kaganda yung amoy and at the same time mapapansin talaga amoy gamot po talaga siya kaya siguro yung ibang sisiw natin is hindi umiinom. Based on our experience din guys, before na nilalagay lang namin doon sa waterer, napapansin namin or na-notice namin talaga na even nakapag deworm na kami, yung iba pa rin is matatamlay kumain or hindi pa talaga sila ganun ka gana kumain. Compared doon sa iba na nakita din namin na uminom sila, meron talagang pagbabago guys kapag nadi-deworm sila. Yung deworming guys ay kailangan natin yan sa ating mga manok para maalis sa sistema nila yung kung anumang bulate na nagpapabagal sa kanila sa paglaki. Kaya ginagawa namin yon 2 weeks old yung mga sisiw, nagdi-deworm agad-agad kami. And here's another tip naman guys about sa aming pagdi-deworm. Nagdi-deworm po kami every 2 weeks kasi napapansin din namin nung every once a month lang po kami nagdi-deworm ay hindi kami nasasatisfied sa kanilang katawan since nakukulangan nga kami because maybe meron pang worm sa kanilang katawan. And nag-switch kami na twice a month kami nagdi-deworm. Ayun guys, napansin talaga namin na yung aming mga manok is mas healthy and mas nakita namin yung progress nila o yung paglaki nila agad-agad na kung saan hindi tayo nalulugi sa ating pinapakain and at the same time madali natin silang mabenta sa market because naabot na nila yung kilo na kung saan pwede na natin silang i-market.
And finally guys, eto naman yung nangyayari 2 weeks pataas simula na nga nung hiniwalay na namin yung aming mga inahin. Every 2 weeks na pagpupurga and monitoring na lang din talaga guys sa ating water. Huwag niyong kalimutan, eto nga pala guys. Kapag kasi yung water natin guys ay natuyuan yun or and at some point hindi natin agad-agad napalitan, may tendency kasi guys, once na binalikan agad natin ng tubig yung ating sisiw, talagang magi-intake yan ng water guys since nga natuyuan sila before. Ang magiging resulta niyan guys, yung iba ay nagkakaroon sila ng sipon since yung ating feeds na binibigay guys ay mainit yan sa katawan. Kung kaya, umiinom talaga sila agad-agad ng tubig once nalagyan na natin ulit yon. So yun yung point ko guys na dapat nating always i-monitor ang ating mga waterer kung meron pa bang tubig or wala. Kasi nga guys, kumbaga para sa ating mga tao, nanggaling tayo sa init tapos bigla tayong uminom ng malamig na tubig ay nagkakaroon din tayo ng mga sintomas ng sipon. Ganon din po sa ating mga sisiw guys, nagkakaroon din po sila ng mga sintomas ng sipon kung saan guys, kailangan naman ulit nating magbigay ng gamot para at least masave na nga natin yung ating sisiw, which is napaka-critical na guys kasi gagastos na naman tayo. Dapat monitoring lang talaga from sisiw until such then guys na pwede na silang ma-range, and then even sa range guys, monitoring pa rin talaga kasi yung ating mga manok guys ay maging sila ay kailangan ng pag-aalaga para tayo ay magkaroon ng kita. Maulit ko lang dun sa mga water na binibigay namin since na-mention ko nga na kailangan nyo yung monitor. Pwede kayo mag-alternate guys ng plain water, ng vitamins, any vitamins guys na available sa market, pero yung ginagamit namin is Vitamin Pro, and meron din po kami tinatawag na black water. And also po guys, don't forget din yung mga prevention natin guys na pwedeng gawin guys. Tulad nung may parang sintomas sila ng sipon, so bigyan natin ng Primoxyl na water, and then also yung mga may mapupula or dugo yung kanilang ipot, don't forget yung Tipox 48 guys. Yan po yung mga ilang ginagamit namin or na-alternate namin sa aming water para at least guys may prevention, at the same time vitamins and then fresh water for them to keep them healthy, and at the same time para mas maging malusog sila, maliksi, and then malaking lumaki kung saan marami or mabilis yung ating kita. So ayan guys, yun yung ilang mga tips from day 1 ng ating sisiw until such then na 2 months old, and then pwede na silang ma-range as usual monitoring. Again guys, yan yung pinaka word na dapat nating tandaan sa ating pag-aalaga ng mga sisiw, and then until lumaki na sila. Yun lang yung mga ilang tips or mga ginagawa namin, mga advice namin sa inyo na pwede nyo ring apply sa inyo. Sana makatulong kami sa inyo kasi nga ayan, marami din nagtatanong sa inyo kung ano yung mga vitamins or paano namin pinapalaki ba yung aming mga sisiw since ayun, hinihiwalay agad namin yung aming inahin, 2 weeks old pa lang, so napakaliit pa lang nun guys. Marami nagme-mention yan sa inyo. And disclaimer again guys, yung mga sinasabi ko dito or sinasabi namin dito sa aming channel is based on our experience lang guys, base na rin sa mga breeders na kakilala namin na kung saan kumukuha rin kami ng mga datas, advices, some tips na naging maganda rin yung turnout sa kanila sa kanilang yard. So yan guys, nasa inyo na yan kung susubukan nyo. That's why nga, shinare namin para at least makatulong man lang kung meron kayong mga problema regarding sa inyong mga sisiw nowadays. Napabago-bago nga yung panahon. And ayun, thank you again for watching guys. And stay safe, stay home kasi meron pa rin COVID. Thank you for watching again. God bless everyone. Peace out everybody. Goodbye!